Hello. Kung katulad mo ako, hindi ka mahilig gumastos ng marami. Kaya naghahanap ka ng mura na mouse. Oo, pangarap mo yung mga mamahaling mouse katulad ng mga Logitech, tsaka Razer. Pero walang laman wallet mo, both online at offline. Kaya panay-scroll ka lang sa Lazada, naghahanap ng mumurahing mouse na swak sa budget. Pero syempre, maarte ka. Hayaw mo ng pangit na mouse kahit pangit din budget mo. O ano to? Wireless mouse? Na 241 pesos lang? Napabili ka kaagad. At heto na siya. Bago tayo magsimula ng review na to, tamang disinfect muna tayo. Sa EasyPC ko to in order at wala pang tatlong araw nandito na. Note, sa laya ako nakatira. Kaya nakakagulat na tatlong araw lang nandito na. As usual, may order receipt sa loob ng package. Umorder na din ako dati ng item sa EasyPC at may receipt din siya, gaya nito. Maganda ang pagkapak niya. Masyadong maganda. Kaya nilabas ko ang kutsilyong ipinamana sa akin ng lolo ng lolo ko nung bata pa siya. Matapos ko tanggalin ang sandamakmak na bubble wrap, nakita ko na ang box. Pero nagputok muna ako ng bubble wrap. At heto na siya, ang Marksman GW03. May unting mga yupi-yupi yung box pero dahil siguro gigil yung nagbubble wrap nito. Wala namang damage yung mismong item kaya okay lang. Ito ang nasa loob ng box. Yung mismong mouse ay nasa loob ng protective pouch na to. Hindi ko alam ang tawag dito. Basta alam nyo naman siguro kung ano to. First impressions, ayos yung shape niya at feel. May pagkabigat siya at hindi ko in-expect yun. Hindi naman sobrang bigat. Pero kumpara sa regular office mouse, may unting bigat siya. Meron siyang matte finish kaya ayos, hindi ka mabubulag sa reflection ng ilaw. Nasa ilalim yung wireless dongle niya. Ano kaya Tagalog sa dongle? May kasama din siyang micro USB cable dahil built-in ang battery niya. Sa ilalim, mahahanap natin yung switch na may tatlong options. On, off, at lights. Kaya kung hindi mo trip na makulay ang buhay mo, pwede mo siya gamitin ng walang ilaw. Breathing yung type ng RGB lights niya, kaya hindi siya programmable. Ibig sabihin, patuloy-tuloy lang siya nagpapalit. Plug and play siya, kaya hindi mo na kailangan mag-download ng program. USB 2.0 lang siya, pero okay lang yun. Meron siyang button na pang-adjust ng DPI. At meron din siyang dalawang side buttons, kaya ayos din to para sa mga kapwa gamers ko dyan. Natesting ko na rin siya sa pag-edit at napaka-responsive niya. All in all, ayos na siya. Marirecommend ko talaga siya sa mga katulad ko nagtitipid. Lalo na para sa 241 pesos. At hindi pa dun kasama ang shipping fee. Pero kahit may shipping fee, bayaran po natin dahil importante po yun sa mga hanap buhay na nagdi-deliver ngayon, lalo na at may pandemic. Dito nagtatapos ang aking review. Salamat sa panonood at paalam aking kaibigan.